All eyes nga ngayon ang lahat kay Francis Leo Marcos at sa unang pagkakataon ay sasagutin niya ang mga katanungan ukol sa kanyang totoong pagkatao. Leo Marcos, they asked if it is the same person. I said yes. I was once Norman Mangusin and I... Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to click like, subscribe at ang notification bell para hindi mahuli sa mga trending balita. Baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Come on, come on. Kilala nga natin lahat siya bilang Francis Leo Marcos, pero ang kanyang buong pangalan ay Francisco Leo Antonio Marcos. Sa kasalukuyan ay 40 years old na siya at kilala siya bilang isang negosyante at philanthropo. Pinangalanan na rin ang kanyang magandang kabiyak at yan nga ay si Mayu Eustachio Murakami na isang dating beauty queen. Ngayon ay meron na silang isang anak. Magpagayon pa man, marami pa rin kontrobersiya ang bumabagabag sa na si Francis Leo Marcos. Isa nga ba siyang totoong Marcos? Yan ang ating aalamin. Hanggang sa ngayon ay misteryoso pa rin ang koneksyon niya sa mga Marcos. Ilan nga sa mga sources ay nagsasabing anak siya ng nakababatang kapatid ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na si Pacifico Marcos. Ibig lang niyang sabihin na pamangkin siya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at ni Fortuna Marcos Barba. Pero may ilang hindi kumbinsido rito at isa na nga dyan ang kanyang kritiko na si Cian Gaza. Kilala si Cian na sumikat noon nang magpagawa siya ng billboard para yayain ang aktres na si Erich Gonzalez sa isang date. Kalaunan ay nakonvict si Cian sa kasong investment scam. Ayon sa kanyang Facebook post, hindi di umano Francis Leo Marcos ang totoo nitong pangalan kundi Norman Antonio Mangusin. Galing di umano siya sa isang mahirap na pamilya sa Baguio City. Isang dokumento nga ang kanyang pinost sa kanyang Facebook wall at ito ay isang marriage certificate ng isang Norman A. Mangusin at Maria Cristina Caber. Makikita nga sa dokumento na ang pangalan ng magulang ni Norman A. Mangusin ay sila Gilbert Alejandro Mangusin at Remedios Antonio Mangusin. Sila ang mga sinasabing totoong magulang ni Francis Leo Marcos. Kung totoo man ang dokumentong ito, ay isa pang bagay ang nakakapagtaka. Bakit iba ang pangalan ng kanyang asawa na nakalagay sa kanyang marriage certificate? Kaysa sa asawa niyang pinost niya sa social media. Pinaratangan din siyang nagpapalit ng kanyang birth certificate. Ang post na ito ni Gaza ay kasunod ng isa ring buratong post galing mismo sa isang Marcos na si Jolo M. Romualdez. Siya ay pamangkin ni former Senator Bongbong Marcos. Ayon sa kanya, "To all the people asking me about Mr. Francis Leo Marcos, he is not related to me nor to my family. His real name is Norman Mangusin. Thank you." May mga ulat din na pinaiimbestigahan daw siya ng dating unang ginang Imelda Marcos. Ayon sa kumakalat na sulat, ay ginagamit daw ni Francis Leo Marcos ang pangalan ng mga Marcoses sa kanyang tiwaling gawain. Sa ad pa niya, ginagamit din ni Francis ang mga larawan nila ng dating unang ginang para makahikayat ng mayayaman na Chinese businessman sa bansa. Sa larawan ngang ito ay makikita kung saan magkasama si Francis Leo Marcos at dating First Lady Imelda Marcos. Lahat naman ng mga aligasyong ito ay sinagot ni Francis Leo Marcos sa isang video na pinost niya sa kanyang social media accounts. Narito ang video. Another issue is Norman Mangusin and Francis Leo Marcos.
They asked if it is the same person. I said yes. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. This is the story. I know myself, I am Norman. Until suddenly, my mother told me that hindi ko kayang nahihirapan ka. Ikaw yan. This is you. Karapatan mo yan. You're a Marcos and this is your name, Francis Leo Marcos. Ano pong karapatan kong kontrahin ng aking ina? Eh, nanay ko po yun. Siya po ang nagbigay sa akin ng buhay. Eh, hindi naman po ginustong palitan nyo nga ang pangalan ko. Gawin nyo ang Francis Leo Marcos. Eh, wala naman kung ganun. Kung sino po ako ngayon, yan po ay dahilan sa aking nanay, sa aking ina. Siya po ang gumawa kung sino ako ngayon. Eh, nagkataon po na yung aking ina ay inspired sa mga mabubuting gawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at ng dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. So yung aking ina, masyado siyang inspired doon sa kagalingan ng First Family. Eh buti nga ho, hindi ginawa ng nanay ko na ipinangalan sa akin lahat ng mga pangalan nila. Dinahirapan pa ho ako. Kaya regarding ho dyan sa Norman Mangusin and Francis Marcos, una higit sa lahat, wala po akong ginawang kriminalidad. Hindi po ako pumatay ng tao, ni hindi po ako nag-engage sa marijuana, ni hindi po ako na-engage sa shabu. Aba, sinasabi po nila may nagpapakalat po ng firma daw ho ni Madam Imelda, nandun daw ho yung pangalan Francis Leo Marcos at pinaiimbestigahan. Ang date po is July 8. Mga kababayan, noong July 8 po, ang First Lady po ay bumisita sa aking bahay at pinirmahan niya po yung mga painting na binili ko dyan sa Ronak Cheter. Nandito po yung mga painting at pirmado niya with date and with dedication to Francis Leo Antonio Marcos. Kumuha ka nga na isang painting, yung Rose of Tacloban. Painting, yung bata pa siya. Yung isa lang, marami yan eh. Sampo yan. Ipakikita ko po sa inyo kung ano ang pirma ng ating First Lady at nung pirma na kumakalat po doon na pinaiimbestigahan daw po ako ng First Lady. Hindi, yung isa ko nimo. Yung isa. Huwag yan, yung isa pa. Yung malinis yung likod, yung malinis. Yung para kitang-kita. Ito po. Para masagot ko na yung mga tanong. Ito po ang painting ni First Lady na kung saan po ay masyado pong maganda na yung pintor po nito ay bulag na, so na-appreciate naman po niya. Kaya po yung lumalabas na sulat dyan, ito po ang pirma ni First Lady kung ninyo pong makikita. Ayan po ang pirma, Imelda Romualdez Marcos. Imelda R. Marcos. Kaya po ang date niya, ng laki. Signed by Imelda R. Marcos on July 8, 2019. Kaparehas ho nung date nung araw yung pinakalumalabas dyan sa YouTube na ako raw ho ay pinaiimbestigahan. number 22, Nightingale Street, Green Meadow, Ugong Norte, Quezon City, Philippines. In her appreciation to Francis Marcos and Bernard Chong. Ayan po ang kompletong pirma ng First Lady. Eto po siya. Maraming painting po ito. Meron pa hong solid gold na painting na kung saan nagkakahalaga ho ng malaking halaga. Ha? Pero nandito lang ho. Kaya may gold ho talaga ako. Yun ho, totoo nun. May ginto kami. Pero, meron akong ginto. Pero hindi ko ho binibenta. Pan-display lang. Ha? Sa panahon ng krisis katulad ng COVID-19 ay naghahanap ang mga tao ng mga modern day hero na katulad ni Francis Leo Marcos. Totoo man na siya ay isang Marcos o Norman Mangusin na sinasabi ng kanyang mga kritiko, ang hindi natin maikakaila ay mas lalo pang dumarami ang kanyang tagahanga dahil sa kanyang tulong sa mga naapektuhan ng COVID-19. Anong masasabi nyo sa isyong to? Comment down below. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next video. Bye!